Hello sa inyo. Kami ay pupunta ngayon sa Quezon. Quezon. From Quezon to Quezon. Quezon City to Quezon. First gas. We're in Espanyol. Nakakatakot ba? Taas kaya? Next stop natin is sa sana? Atimonan. Atimonan. Hidya mo ako ng malayo. Takot ako, boy. Alam mo ikaw lang. Picture ako sa isa. Hindi, sa baba yun. Ito. Wala. Ay, dito na tayo sa port of Atimonan. Natinatawag kong puerto. And nagbabayad tayo ng bono ano, para maitawid yung motor. Sana huwag siya malunod mamaya. Pogi! Copy. Sino po yung may papel na? So ayan, lalakarin ko papunta dun sa Roro. Kasi mainit yung motor, nakapark doon sa may initan. So lalakarin ko na lang yung ganito kahaba. And we're going home! Hintayin natin si... Ah, wala pa si Roro Rides. Roro Rides, where are you? Saan? Saan ang Roro? Saan? Yung malaki na yun? Ah, dami namin binabayaran. Nagugulat ako, hindi ko alam. Hindi, mamaya na natin sa dito. Sanay ako sa Gumaca Port. Charot. Oh my God! Ooh, it's Roro. Ready ka na. Ready na ba? Ay, bakit sila hindi pinapasok? Thank you.
May nakalagay ito dun, I heart Alapan. Wala. Sorry. Ay, sorry. Thank you. So, andito na kami sa aming accommodation place sa bahay ni you know who? Voldemort. So, ang nag-gastos namin sa port is yung mga port fees, mura lang siya, 58 pesos. Tapos, yung sa motor, kasi nag-motor kami, di ba? So, 300 yung sa motor, including yung pamasahin na ng driver. Tapos, yung angkas, mabayad siya ng separate na 120. So, kapag tatawid ka ng bangka dun sa may Atimonan, no? Atimonan, papuntang Alabat Island na tao lang, babayaran mo is 120 per person. Pag may kasamang bata ata, mas mura lang. So, yun, inaalaw nila yung bata tsaka matatanda. Di katulad sa ibang establishment like malls, bawal pa rin. Ang nagastos namin sa gasolina is almost 240 yung pinapultan ko kanina nung papunta pa lang. Tapos, ang natira is 2 bars. Tapos nagpagasulit ako ng 150, balik siyang medyo full tank. So, ang nagastos namin, Jollibee. Kumain kami Jollibee, 300. Ayun, hindi naman ganun kalaki yan yung nagastos namin. Nakapagod lang talaga yung biyahe kasi nag-start kami umalis ng ano oras yan? Alauna na kami umalis, tapos dumating kami dito sa may Quezon ng 12:30 ng tanghali. So almost 12 hours, almost 12 hours yung biyahe. Isa pa kasing dahilan is mabagal yung pacing ko. So ang takbo is 40 to 60 lang, hindi ako pumapaspas ng todo. Hindi ko kasi kabisado yung karsada. Malay mo kung anong ma-surprise tayo. Isasabihin pa ako. Ayun. Na-realize ko na kung bakit mostly ng mga tao pag naggagala or nag-out of town, papuntang north lagi. Kasi may NLEX and TPLEX and yung kung ano-ano pang LEX dun papuntang north. Yung SLEX kasi sa south, hanggang Batangas lang siya. So hanggat hindi pa nagagawa ng expressway na hanggang Bicol, ay siguro hanggang Batangas lang pupunta yung mga taga north or yung mga malapit dun. Kasi mas mabilis yung biyahe. Kasi eto, pwede ito pumunta kaming Quezon. Ang tagal ng pacing talaga namin kasi ang dinadaanan namin is bayan-bayan. So minsan, yung karsada is ano lang, one lane papunta, one lane pabalik. So medyo mahirap umovertake lalo na pag may mga papuntang paket ng bundok and pababa. Ikaw pa ka-overtake, minsan may truck na malaki, sobrang tagal mong naharangan, and di ba naman pwedeng overtaken at baka ma-accidente ka pa. So safety pa rin, number one priority pag nagagala kayo. Actually, may nadaan na kaming mga checkpoint pero hindi naman sila nag-check or wala namang tumatao. Safe naman, so ensure nyo muna na wala kayong virus kung magagala-gala kayo. Kung may nararamdaman kayong parang nalagnat kayo, stay na lang kayo sa bahay. Don't risk na makahawa kayo sa ibang tao. Ngayon ay magpapahinga na lang kami at sobrang pagod kami sa biyahe. Sobrang tagal ng biyahe namin. So bukas na lang, itutour ko kayo sa around Quezon or Alabat Island. So bye-bye sa inyo, tomorrow na lang. Quezon.